Mga pare ko, after sa rapid backfire, itong ating interrupter relay ay ilagay na natin sa dapat niya talagang kalagyan. Isang balaga nilalagay yan, sir. Itong interrupter relay kasi ay nakadesign at nilalagay talaga sa, ayun, sa busina. So, ayan mga pare ko, dagdag accessories po to sa ating busina. So, ngayon, ilalagay natin to sa ating busina at tignan natin kung ano yung mangyayari. Literally, itong interrupt relay lamang ang nilalagay natin dito sa ating busina at itong relay ay hindi. Kasi itong ating relay ay nilalagay lamang natin to kung gusto natin palakasin itong ating busina sa pamamagitan ng pagdirekta itong power supply mula sa baterya diretso agad dito sa ating busina. Kasi kung ito ang ating gagamitin, ito ay dadaan pa ng accessories wire, dadaan pa ng switch at bago siya makarating dito sa ating busina. So, mahina po yung kuryenteng pupunta rito. Pero pag ginamitan po natin siya ng relay, eh siyempre, nakarikta na po ito sa baterya, ay solid na kuryente ang pupunta rito. Kaya malakas. So mamaya na po natin ito ikakabit. Sa mga gusto lang na ito muna ikabit sa kanilang busina, ay pwedeng-pwede. Dahil nakalagay naman dito na plug and play na lamang siya. Eh ano bang gagawin ng interrupter relay dito sa ating busina? Ang gagawin nito is puputul-putulin niya yung power supply papunta ng busina. Kaya mangyari, pansa naka-busina ka at walang interrupter relay, ay straight ang tunog. So walang putol-putol. Kaya nga hindi siya nai-interrupt. Kaya ngayon, nalagyan natin ng interrupter. Sa pag-i-install naman, napakadali lang yun. Nasa drawing naman yung diagram. So, ang gagawin natin ay gagayahin lang natin kung ano yung nasa diagram. Kung makikita nyo, ito yung negative at positive. At dito naman yung yellow. Yung yellow yung papunta sa ating busina. So, balitan rin natin ganun. Tanggalin mo natin itong ating stock wire ng busina. At ilalagay natin dito yung yellow. Ito, kahit naman magkabalibaliktad, ay okay lamang. Kasi wala naman siyang polarity. And then dito is ilalagay natin yung positive and negative sa ating stock wire ng busina. Kaya ngayon ay aalamin natin dito kung ano yung positive at negative. So wala siyang indicator man lang. Dito ilalagay lang natin siya kung saan natin siya mailagay at saka natin tetestingin. So pag gumana, yun na, tama yung connection nyo. Ayun na yung positive at negative. So pag hindi gumana is mali ang connection nyo. Kaya ang gagawin natin dito, imamali muna natin. Kung makikita nyo, may markings akong kulay itim dito. Ito na yung negative ko at ito yung positive. So, matagal ko lang natesto. Kaya ngayon, ilagay natin itong positive sa negative. At tingnan natin kung ano yung mangyayari. Ayan. So, testing natin. Eh mga pare ko, hindi siya bumusina dahil mali yung ating connection. So, ang gagawin natin is, babaliktarin lang natin ganun. Ito, tama na to. Kasi negative nga. Yung ating may markings na yun, kulay itim mo. So, ngayon ay dito. Ayan. So, ngayon, testingin natin. So, ayan mga pare ko. At ganyan-ganyan po yung ginawa ng ating interrupter relay dito sa ating busina. At in-interrupt niya yung signal. At tututututututut yung naging tunog. So, anong nangyari mga pare ko? Medyo humina kung maririnig nyo. Kaya ngayon, para lumakas siya, ilalagay natin itong ating relay. Kumbaga, irerekta na natin yung power supply from baterya papunta rito sa ating busina. So, kukuha po tayo ng wiring diagram dyan. At nasaan na ba yun? Ito na pala yung ating wiring diagram para hindi na tayo masyadong mahirapan. Ito mga pare ko, simple-simple na wiring diagram. Pwede sa single horn at pwede sa dual horn. Ayan. Ganun-ganun lang din pala. Andito yung interrupter, ito yung relay, at ito naman yung baterya. So, ayun na yung connection. Tusok natin dito para meron tayong reference. Ayan. Ang gagawin lang natin dito, simple-simple, ay gagayahin lang natin kung ano yung nasa wiring diagram. At itong, yun, dumikit ka na, please. Yun, dumikit na. Unahin muna natin itong interrupter relay. Ayun, tama na. Kung ano yung nakalagay dito, ay iyon na. So, tanggalin naman natin itong ating connection dito ng yellow. And then, ang susunod, ito na, connect na to. Okay na to eh. Itong sa, and then susunod natin is yung relay papunta ng 86 at 85. So, ito. So, sa yellow din. Ito, wala namang itong positive at negative. Basta, i-connect lang daw natin. Ayan. I-connect na natin itong ating interrupter relay sa 86 na yellow. Yellow sa yellow ang mangyayari.
Very simple lang, no? Hindi lang pala. And then ngayon, ano mangyayari is itong 87, which is itong asol, ayan, no? Is irerekta na natin sa ating busina. So, pwede rin sa dual horn, pwede sa single horn. Itong ating relay is nakadesign na to sa dual horn. Kaya nga lang, is isa lang naman yung ating lalagyan ng busina. So, alam na natin dito kung ano yung positive at negative dahil na-test na natin katina. So, ang positive ay ito, yung nasa dulo. Yan, ilalagay natin to. Yun. And then, ang susunod is, ayun na, ay, tapos na pala eh. Itong 30 na, ito. Ito na yung papunta ng baterya. Kaya ngayon, ang gagawin natin is, nalagyan natin siya ng extension. Ito na, sasaksa ko na nito. Yan. Kung makikita nyo yung kadugtungan yan, ayun o. Meron siyang fuse sa dulo. At ito ngayon ang ilalagay ko sa positive ng ating baterya. Yan. Yun, ilalagay ko na muna. Yun, nailagay ko na sa positive ng ating baterya, itong ating 30. And then, ang susunod is, ito ngayon ay hindi pa tutunog dahil wala pa siyang ground. Kaya ang gagawin natin is, kukuha tayo ng isa pa at iba-body ground natin siya. Ayun. So, saan natin siya iba-body ground? Dito na lang. Ayun. Ayun na, mga pare ko. Simple-simple. Anong nangyari? Ulitin natin mga pare ko para lalo natin maunawaan. Kaya lang itong ating diagram ay napakalaki. Sa susunod, nagagawa na lang ako ng mga ganito kalaki. Para maliit lamang at hindi na ganito kalaki. Pero nandito na tayo ay ituloy na natin. So unahin muna nga natin itong interrupter at ilagay natin itong interrupter sa stock horn terminal ng ating baterya. Which is yung positive sa positive, negative sa negative. At yun nga yung ating ginawa. Ayan o, nilagay natin itong ating interrupter. And then, ang ginawa natin is itong yellow ay nilagay natin sa 85 at 86 nitong ating relay. Ayun o, hindi ka naman magkakamali o. Dahil yellow sa yellow ang labanan. Ayun o, walang ano yan, walang lipat-lipat. Kahit ano, pwede mong ilagay sa yellow-yellow. And then, ang susunod is itong 30. Ayan o. Ito na yung ating power supply at nilagay natin dito sa ating baterya. Itong 30, kung makikita nyo mga pare rin. At pag hinabol nyo ng camera yan, ayun, at doon siya pupunta sa ating baterya. And then, balik tayo rito. And then, dito sa susunod natin is itong 87. Itong 87, itong ating relay. Ayan, mga pare ko, ito. Ito ngayon ang papunta na ng, taas ulit natin. Yun. Papunta na ng stock horn. Ayan, oh. At sa positive side siya. Eh, alam na natin yung positive side dito. And then, syempre, yung ground. Pampunta na ng ating negative baterya. Pero hindi natin siya dadal doon dahil masyado rin mahaba. Ang gagawin lang natin is, ibinadi ground natin. So, mga pare ko, diba? Very simple and very easy to follow lang itong ating instruction. At hindi mo na kailangan masyado pang technical masyado. So, ayan mga pare ko. At ang gagawin natin dito is, tetesting na natin. Testing time mga pare ko eh. Ang lakas mga pare ko eh. At halos na doble, na triple yung lakas ng ating busina. Kukumpara mo kanina. At ang dahilan niyan is itong ating relay. Yan. Dahil nirerekta niya yung power supply mula doon sa ating baterya, diretso na agad dito sa ating busina. At wala na siyang pinupunta ang iba. Dito tulad pag dito tayo nakabit sa stock horn wire ng ating busina is dadama na accessory wire yan. Doon is sasabog pa yung supply dahil kung saan pupunta ang kuryente niyan dahil marami nakakunik na wire dyan. And then dadaan pa sa mga switches, ignition switch, saka sa horn switch nyo bago siya makarating dito. So, mahina na yung kuryente. Dito lang dito, nakarekta na. So, ayan mga pare ko At ganyan-ganyan lang po mag-wiring ng interrupter relay at relay dito sa ating busina. At upang magkaroon siya ng putol-putol sound at lumakas yung ating busina dahil nga dito sa relay. At hanggang dito lang po yung aking video. At maraming salamat po sa panonood. At hopefully, meron po kayong kunting natutunan sa ating mga video. At paalam na sa inyo mga pare ko. Paalam!